Welcome back to my channel, and as you can see guys, may project na naman tayo na gagawin, and mag-upgrade kasi ako ng diskless server ko. Lately kasi pinayagan na yung mga internet cafe or yung mga computer shop na mag-operate. So kahit na ba 50% ng total seating capacity ng internet cafe nyo yung pwedeng i-occupy, para sa akin guys, malaking tulong na rin yun. So ayun na nga guys, nag-decide ako na mag-operate na rin. And before that, naisipan ko muna na i-upgrade na yung diskless server ko. So kung makikita nyo ngayon, ito yung old diskless server ko. So yung gagawin kong upgrade guys, hindi naman lahat i-upgrade ko. So may mga nakita lang kasi akong mga bottleneck sa diskless server ko na babaguhin ko. Okay? So yung specs na server ko guys, meron akong Intel Core i5-7500. So 7th gen to na Intel. And yung motherboard ko is ASRock B250M Pro 4. Meron akong 32GB of RAM, 216GB na 2400MHz na DDR4. Sa hard drive or sa SSD, meron tayong tatlong SSD guys. Meron akong dalawang 250GB na NVMe. So, ano to, ADATA XPG na 8200. So, dalawang 250GB. Okay? So, isa para sa write back and isa para sa system and image. So, ganyan kasi usually yung ginagawa ko. And meron tayong dalawang 1TB na hard drive para sa ating mga offline games. And naku-configure din to guys na RAID 0. Okay, so gumamit din kasi ako guys ng PCIe 2 NVMe adapter. So, PCIe times 4 to. Okay. And, ang nakalagay dito guys is WD500GB na black na NVMe. So, dito ko guys inilalagay yung mga online games natin. So, medyo bitin na guys yung 500. So, kung bibili kayo guys, gawin nyo ng 1TB. Sa LAN card guys, ang gamit ko is Mellanox na 10GBPS na SFP+. Okay? Kung may tatanong nyo guys, maganda naman yung specs ng server ko, bakit ko papapalitan? Kasi nga guys, balak kong gamitin tong 2 times 10GBPS ko na LAN card. So, magiging 20GBPS to once na tiniming natin. Okay? And, ang nakita ko kasi guys na bottleneck dito sa server natin is yung bus speed guys ng PCIe slot natin. So, once kasi guys na inoccupy ko tong slot na PCIe times 4, ang nangyayari guys, yung speed ko dito sa M2 ko is nahahati. So, ang mangyayari, instead na 32GBPS yung speed ng M2 slot 1 ko, nagiging 16GBPS na lang. So, yung 16GBPS guys, nasa 2,000 megabytes per second yan. Eh, yung NVMe natin guys, ang maximum read nito guys, pumapalo to ng 3,400 megabytes per seconds. Okay? So before, ang gamit ko lang naman is 10 gigabit. So okay pa rin naman siya kasi guys, ang 10 gigabit nasa 1,250 megabytes per seconds lang. So sobra-sobra pa rin guys yung 2,000 megabytes per seconds. Kaya lang guys, papalitan ko siya ng dual 10GBPS. So, ang magiging bandwidth nito guys is nasa 2,500 megabytes per seconds na ang maximum na pwede nating i-in and out dito sa LAN card na to. Okay? So, nag-decide ako na ang papalitan ko dito is yung processor and yung motherboard. Okay? And heto na guys yung ipapalit natin na processor and motherboard. i5 na 10th gen na 10,400
So, entry level lang naman to guys. Ito yung pinakamababa sa Core i5 series ng 10th gen. Okay? Sa motherboard, medyo fan kasi ako guys ng Gigabyte. So ang napili ko is Aorus na B460M. Okay, Pro. Okay. Ang gusto ko kasi kay Gigabyte guys is medyo madali kasi guys yung maklaim yung warranty nila. So, sa Gigabyte guys, 3 years warranty to. So, napakadali lang i-claim yon kung sakali talaga na masiraan ka ng motherboard. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, same lang din siya nung last rack natin. Kaya lang guys, yung bus speed natin dito sa PCIe, medyo mas mataas na. Okay? So, meron siyang dalawang M.2 slot na fully supported yung dalawang NVMe na PCIe times 4 yung speed. So, 32 GBPS. So, nasa 4,000 megabytes per seconds yung bandwidth natin dito sa dalawang M.2. Okay? And then, meron siyang full na PCIe 16 slot. Okay? So, yung PCIe 16 slot na yan, dito ko ipipesto tong 10 GBPS na LAN card natin. Kasi nga guys, yung LAN card natin is PCIe times 8. So, hindi ko siya pwedeng ilagay dito sa baba. Kasi nga guys, magkukulangan na tayo ng bandwidth dito sa baba. Kasi itong sa baba, PCIe times 4 lang siya. So, times 8, pwede siya dito sa times 16. Okay? And then yung NVMe adapter natin guys is sakto-sakto lang dito sa PCIe times 4 natin. So yung 20 GBPS ko, yung PCIe adapter ko na NVMe, walang bottleneck guys sa bus speed ng PCIe natin. So pati yung dalawang M.2 ko, so normal yung magiging speed. Okay? Kaya ganun na guys na naisipan ko na mag-upgrade na lang din ako ng processor and ng motherboard. Okay? And ang kagandahan guys dito sa processor na to is 6 core and 12 threads na rin siya. Okay? So sa RAM naman guys, gagamitin ko pa rin naman tong 2 stick of RAM ko na to kahit na 2400 lang yung speed. Okay? Yung frequency. Kasi yung i5 na to guys with this board ang maximum niya is 266 MHz, so hindi naman siguro ganong karamdam kung i-upgrade pa natin yung RAM natin, okay, sa 266 MHz. And syempre ito pa rin guys yung mga gagamitin kong NVMe kasi nga guys yung 256 GB sapat na yan para sa image and sapat na rin yan para sa write back. Okay? And ay ilalagay ko pa rin ulit tong dalawang 1 TB na hindi nawawala yung data. Okay, kasi nga guys, naka-configure naman to na RAID 0. Okay. Software RAID. Okay. And sa case, yun pa rin naman yung case na gagamitin ko. And yung power supply din. Papakita ko na rin. Actually guys, ayan. Yung power supply natin guys is 300 watts na power supply na galing sa mga Dell na mga PC. So, tibay kasi guys nung gantong klaseng power supply. And mura ko lang to nakuha guys. Nasa 300 to 250 pesos lang to nung nabili ko. Okay. Pero yung ganitong klaseng power supply kasi guys, subok ko na 24/7, maandar yan. Wala yung patayan guys. Yung fan, hindi nagbabago. Napakatibay ng fan niya. So, hindi nagbabago yung ikot. Okay? And yung case natin, old case pa rin naman to. Hindi na natin i-upgrade. So,
andito pa rin yung dalawang low RPM ko na fans. So sa diskless server ka is meron kang isang intake and meron kang isang exhaust, okay na. Hindi mo na kailangan guys na high RPM yung ilagay dito. So mga low RPM lang guys yung ilalagay nyo para hindi masyadong dumumi, hindi masyadong dumihin guys. Okay, especially dun sa mga diskless server na 24 hours yung operation. Okay? Kasi guys, wala naman tayong hardware na masyadong nagiinit. Okay? Wala naman tayong graphic card na nagre-render. Okay? Hindi naman din ganun ka-loaded yung processor natin para uminit. Okay? So, para sa akin guys, isang intake and isang exhaust na low RPM lang. Okay? Or pwede kayong bumili guys ng mga high RPM and iset nyo lang guys yung RPM nyo sa BIOS. Okay? Kasi guys, nasiset naman yan once dito mo siya linagay sa chassis fan. Okay? Siguro guys, gagawin ko na lang to na series yung project na to. I'm not sure kung kaya ko siya na gawin na dalawa. Pero kung sakali, baka tatlong series to. Hanggang dun sa operational siguro na magbubukas tayo. Okay, tignan natin kung ano yung magiging performance ng gagawin nating upgrade dito sa diskless server natin. Okay guys, and kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like lang yung video and paki-abangan na rin guys yung mga susunod na part para sa series na to. And kagaya ng sinasabi ko palagi, kung di pa kayo subscribe, paki-click lang yung subscribe button and yung bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin. And I'll see you all guys in my next video.